Yo, what is up guys, it's your boy Rikuin here and we're back again with another video. So right now, we will be taking a look into the Ragnarok Land vs CBT guide. So wala pa tayong current video about the CBT guide or anything about Ragnarok Land vs, but Ragnarok Land vs guys is an NFT game released by Gravity Game Hub. Ragnarok guys, if napaglaro kayo ng Ragnarok guys, I know that you guys be watching this video. And this is the Ragnarok Land vs closed beta which will be held tomorrow 10 a.m. to July 12, 10 a.m. din siya. So, GMT time yun guys. So, Philippine times yun. Philippine time yun. So, right now, we will be taking a look para dun sa mga taong wala talagang idea dun sa paglalaro natin dito sa Ragnarok Landverse. And paano nga ba mangyari itong closed beta test natin if ever na nakakuha ka ng email from the team. So, for example, this is what the email looks like. Ito yung makikita mo yung account mo dito and yung password. So, ayun lang yung pinaka-importante dito guys, yung account and password. And after that, ano nga ba yung next step mo? Paano ka nga ba makakuha ng tokens na para magamit mo bukas for that CBT test? So, right now, I will be teaching you all of that. Alright? So, we will be taking this step by step. So, for example, wala kang kaalam-alam about crypto, about anything dito sa cryptocurrency. So, right now, turuan kita. So, ngayon, ang guide natin dito, sabi dito sa guide natin is setting up BSC test network on MetaMask. So, right now, ang pinaka-importante dito guys is you need a MetaMask. So, right now, you have to click this one. Alright? So, paano nga ba mag-set up ng MetaMask? Pupunta ka lang dito guys. This is a video. So, this is a new profile lang Chrome natin. So, wala tong kahit anong plugin. So, ibig sabihin, fresh lahat ng downloads natin dito sa Chrome natin na to, alright? So, first of all, punta ka muna, search mo lang sa Google MetaMask, guys. Be careful when clicking everything, alright? So, all you gotta do is download this MetaMask and install it to Chrome, alright? So, after nyo yun ma-download, add to Chrome nyo na yan. This is a fast guide lang. So, make sure na i-pause nyo yung video natin if hindi nyo na-gets, alright? So, bibigyan ko rin kayo ng mga precautions na dapat, mga hindi nyo dapat gawin, alright? So, this is just a guide lang naman. So, para lang naman makita nyo kung paano gagawin natin. Alright? So, ngayon lalabas tong MetaMask na to, diba guys? So, okay. So, for example, wala kang MetaMask. You just have to click this create new wallet and agree ka dyan. And after that, lagay ka lang ng password mo dyan. Kunwari, yung password mo dito is Ragnarok at 1234. So, understand, create a new wallet, guys. This is just an example. Yung password nyo dito is kahit ano na yan, bahala na kayo. Pero, wag nyo ipapakita yan kahit kanino. This is just a tutorial lang para sa inyo, guys. Alright? So, after that, just have to click the secure my wallet. And ito yung pinaka-importante guys when you're making a MetaMask. You have to save this secret recovery phase and phrase na to. So, itong tinatawag namin dito is fast phrase mo to. So, itong mga code na to or itong mga text na to is kailangan mo siya i-copy to clipboard and lagay mo sa sa notepad mo. Ayun ang pinaka-unang option guys. Save it to your notepad, save it to your computer. And second one, mas secure, ang pinaka-secure na option is isulat mo siya sa papel. Kumuha ka ng notebook and ilagay mo siya sa papel. And after taking a note of that, then next mo na yan. Alright, for example, then if you fill up mo lang yan, kung ano yung mga kulang dyan. So, venue spy, book. Alright, so number 4 natin is around, and ano yung kasunod ng outer natin is think. So meron yung iba't ibang code guys, so sa inyo yan, iba yung code sa inyo, sa akin iba rin. Alright, so after mag-got it na yan, mapupunta na yung MetaMask nyo dito guys sa upper right. So click nyo yung extensions tab nyo, then click the pin para makita nyo dito sa upper right. Alright, so after nan, meron na kayong MetaMask guys. Basically, ito na yung guide na nandito. Okay, sa pinaka-guide ng how to set up your MetaMask, tapos na natin agad yan in 1 minute. And after that, makikita mo dito, switch to BSC Network and Ethereum. So, ang gagawin lang natin dito guys is check this video, okay? Be careful when you're clicking anything, okay? All you gotta do is punta ka dito, add network ka guys, and add a network manually. And after that, punta ka dito sa isa nating website, ika-copy-paste mo lang yung mga information na binigay dito. So, BSC testnet tayo guys. So, copy-paste na lang lahat ng nakasulat dito. New RPC, URL, magkakasunod naman yan guys. Alright, and symbol natin is TBNB and block tester natin is test.bscscan. And after that, meron ka ng TBNB. And after that, nandito ka na. Nasa BSC testnet ka na guys. Okay, so what's the next step after that? Meron ka ng BSC testnet. So, importing and obtaining the test tokens to MetaMask. Importing and obtaining the BNB test tokens. So, basahin ulit natin guys. So, all you gotta do is sali ka lang dito sa Discord server nyo guys. Punta ka dyan sa welcome. And after dyan, punta ka na if gusto nyo pala guys sumali sa aming Discord server. We are having a lot of games. So, right now, yan.
Punta ka ng BNB Chain, join server lang tayo dyan, and verify lang tayo for a real quick, okay? Then after nyan, click nyo daw to, and yeah. After that, all you gotta do is pumunta ka dito sa testnet faucet natin. So after nyan, nakasali tayo sa Discord, alright? So after nyo ma-verify, pupunta ka lang dito sa testnet faucet 2. So ang gagawin nyo lang dyan is type nyo daw /faucet and the MetaMask wallet address nyo. So ang gagawin nyo lang dyan guys is, di ba kunyari dito ka site na to, kiklik mo lang tong gitna, ibig sabihin nyan, yan yung test, ano mo, ito yung address mo, yan. So, ang ginagawa namin guys dyan is lagi namin siya kina-copy-paste 3 times para mas secure na hindi siya kagaya ng iba. Or if kunyari na-close nyo to, kunyari na-close nyo yung dalawang site na yan, or you just have to open your MetaMask plugin dito, may makikita nyo siya nandito siya. Alright? So, after nyan, punta ka lang dito sa Discord guys, slash ka lang faucet, okay? Then, lagay mo lang address mo, then enter. Okay, request sent, please check the link if it's mine. So, kagaya nyan, check natin siya sa VSC scan, visit the site natin, check natin siya if okay na siya. Ayan, so block confirmation, dumating na daw yung 0.5 BNB natin dito sa testnet natin. And, anong ibig sabihin nun? Dumating na yung 5.5 BNB natin, nasa testnet na siya guys. Ayan, kung kita nyo, testnet to guys, meron tayong 0.5 BNB, okay? So, ibig sabihin, mayaman na tayo in a test network, okay? So, right now, punta na tayo sa next natin na gagawin is importing and obtaining USDC. So, ang gagawin naman natin is mag-i-import ulit tayo ng tokens sa assets natin. So, ang gagawin natin, importing USD test token. So, punta tayo sa assets, then mag-add lang tayo ng token address, guys. So, after nyan, punta tayo dito, then import tokens, token address, copy-paste na lang yan. Magiging USDC na yun automatic, then add token mo na yan. After mo yan ma-add token, click mo lang yung add token, then, ayun na. Meron na tayong imported na token. So, gagawin naman natin next is punta daw tayo dito sa ano, sa faucet.maxion.tech. Okay? Copy-paste natin siya dito sa isa nating Chrome. Then, all you gotta do is connect mo yung wallet mo. Okay? Koconnect natin yung account natin. And after mo siya makonnect, give me a USDC faucet. Ayan. So, after mo makuha yung USDC mo, guys, mabilis lang yan since testnet lang naman to. So, after mo yan ma-meet, basically, magkakaroon ka na ng USDC mo after ma-confirm yung transaction. And you can see here, meron ka ng 100 USDC. Testnet lang to, guys. Hindi totoo yung funds mo dito. So, basically, meron kang $100 dun sa network na meron ka ngayon sa account mo na MetaMask. Pero testnet lang to, guys. I'm just reminding you, guys. Pakakala nyo nagkaroon na ng pera, okay? So, after nyan, so basically, tapos na agad natin, di ba? So, importing and obtaining ion test tokens. So, paano tayo magkaka-ion test tokens? So, punta dito, copy-paste lang din ulit dyan, guys. Next step tayo dito, import tokens ka lang ulit dyan, and copy-paste, ion, add token, import token. So, meron na tayong ion token. So, ang next token naman natin is, kailangan naman natin kumuha ng ion, okay? So, copy-paste ulit natin yan. Okay, ion naman ang kukuhanin natin. So, yung ion naman natin, kukunin natin siya doon din sa testnet na yun. Copy-paste lang siya, guys. Alright? So, ang gagawin mo na dito is kailangan mo na mag-log in after that one. Okay? So, gagawin natin is imamax natin yung USDC natin. So, ilan lang USDC natin is 100. So, re-refresh lang natin yan. Koconnect wallet lang muna tayo para gumana. Yan, kasi hindi lumalabas. So, right now, makikita nyo yung balance natin is 100 na. Tatype mo lang dyan, 100. Add, allow to use USDC, max mo yan, use default mo yan. So, check rin natin yung mamax natin yan, mint on USDC natin. I think there's something wrong with the network. Or hindi pumapasok yung ano natin. Yan, so a-allow natin to, then approve, then use default, edit natin to, use 100. Kailangan natin gamitin yung ating USDC para gumana siya, alright? So, after that one, kung makikita nyo dito, we have the 100 ion already. Then, koconnect natin to MetaMask na to, guys. Username and password natin is koconnect na natin dito, login with MetaMask. And after you guys login with MetaMask, kailangan nyo syempre ilagay dito yung username and password nyo first, no? So, wala pa tayo username and password since hindi pa natin nare-receive yung email. But this guide is solely for those people who already received their emails doon sa ating beta test. So basically, natapos na natin agad dito yung guide natin. And last one is the Adam token. So last one natin, so sobrang dami ng token dito sa ating Ragnarok, but it's okay. Madali lang naman siyang gawin. So gagawin natin is mag-i-import ulit tayo ng token, add token, Adam. The next one is kukuha ulit tayo ng token dito sa ating faucet. Alright, so obtaining Adam test tokens. There are two ways in obtaining Adam test tokens in Ragnarok CBT. It is the in-game mining
system and the swapping of ion to Adam test tokens. Okay, so ang gagawin natin is exchange to max ion dot tech naman tayo, then after click on the swap, then swap confirmation 3 to 10 daw yung ating slippage tolerance. Okay, then confirm swap, then confirm minting Adam test tokens into MetaMask. Alright, then confirm mint Adam. So punta tayo dito, copy paste natin dito yung exchange.maxion.com. Then kung makita natin dito hindi tayo connected, wala yung ion natin. So connect muna tayo. So connect tayo diyan. Then after that one, makita niyo guys, meron tayong 100 ion, right? So ima-max natin 'yan. Then as you guys can see, we can get for the $100 or 100 ion that we have, we can only receive 1.27 Adam. So kung makita niyo guys, sobrang baba nun, 'di ba? So ibig sabihin, so mamahalin tong Adam tokens that we have since testnet pa lang to, makikita nyo $100 ito pa lang. So let's see on the actual game release kung ano magiging value niya, but right now this one is the current na meron tayo. So approve natin to, kukunin natin yung Adam natin. So makikita nyo dito guys, 178.94 per Adam daw, ion per Adam. So kung makikita nyo, napakadami nung dinaanan natin na ano, na dami nating dinaanan na swaps and ano. So I hope na masanay kayo sa pag-swap since ganda talaga sa crypto guys, and after that makukuha nyo na yung ion nyo or yung Adam nyo, since you will be spending your Adam into tokens. Okay, so kung makikita nyo, confirm na yung transaction natin. Makikita natin dito, magre-refresh na yan. So if hindi siya pumasok, ibig sabihin yan, 3, confirm swap tayo, confirm, and okay, after nyo ma-confirm, this should be it. There should be a movement in our tokens right now. So kung makikita nyo dito, we already have that 1.27 Adam. Alright, so ngayon, kung makikita nyo dito, we already have the Adam. And yeah, ayan yan guys. We already receive our Adam. And yun, okay na yun. From the inventory infra, okay. So minting Adam tokens into MetaMask wallet. From the inventory page, so since wala tayong inventory page, hindi natin to magagawa guys. But you guys, kung makikita nyo dito, pwede nyong ilagay, imi-mint nyo to wallet yung inyong token into your character that you have. So since wala pa tayo nung account, we haven't received our email, hindi pa natin yun magagawa right now. Pero yun nga guys, the last portion of our guide is nandito lang naman sa GitHub lang naman, sa Gravity Game Hub dito sa ating white paper. You guys can read this one, but basically all the swaps that we made is nandun lang sa video natin, no? So I hope that you guys learned something from it, and yeah, see you guys soon tomorrow sa ating CBT test, no? So I hope na makalaro namin kayo, sali lang kayo sa guild natin, and I hope na makapag-form tayo ng guild for newbies, kasi ako actually I'm a newbie, but I already played Darkrow before, kung alam niyo yung Darkrow, it's a private server before, but that is my background lang sa Ragnarok. Pero aside from that, I already played the game version of the game, pero yun nga, this is the PC version, so since mas marami siyang complexity, kumbaga, mas madali yung mga nasa mobile versions that we have, but this one is a different one, alright? So yeah, I hope that you guys learned something from this video, and subscribe na kayo guys if may gusto kayong itanong, just comment down below, alright? So yeah, see you guys soon, tomorrow. Sheesh!